Pinalaki sa isinagawang Transplant Conference ang paglaban kontra sa human organ trafficking. Layo ng aktibidad na makapagbigay kaalaman kaugnay sa tamang pagdodonate ng organ at tissue. Nagbabalik si Noel Talakay. Dinaluhan ng mga medical professional at iba pang stakeholder sa organ donation ang Second Transplant Coordinator Conference. Layo nito na mabigyan kaalaman sa organ and tissue donation ayon kay Dr. Arlene Duque, head ng Human Organ Preservation Effort ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Alam naman natin kung gaano nakadami, no, kataas ang mayroong mga pasyente na may sakit ng organ failure. Bato, atay, yung lung sa baga, puso, no, pwede rin ng buto at cornea sa mata. Layon din anya nito na maiwasan ang human organ trafficking at pagbebenta nito. Paliwanag ni Dr. Duque sa ilalim ng deceased organ donation na sakop ng Republic Act 7170 o the Organ Donation Act, pinapayagan lang i-donate ang isang organ ng tao kung dineklara ng patay ang may-ari nito. Aniya, kinikilala ito ng halos 70 bansa sa buong mundo. Meron tayong tinatawag na organ retrieval unit, no, kung saan nangangasiwa sa mga ganitong klase ng aktibidades para sa mga pasyente na may organ failure. Anya, mayroong tamang ahensya na nangangasiwa sa donasyon ng organ ng tao. Isa na dito ang NKTI. Marami rin anya tamang paraan na pwedeng gawin ang isang individual na gustong mag-donate ng kanilang mga organ. Maaari ninyo rin pong magamit yung in ating driver's license, no? Pag kayo po ay magre-renew o mag-a-apply ng lisensya, meron po ditong katanungan kung gusto mo po bang maging organ donor. So, meron din po tayong card, no? Yung organ donor card. Meron po tayong makukuha nito sa ating HOPE FB page, no? And pwede nyo rin pong i-download ang iHOPE app sa Google Play kung saan pwede kang magrehistro dito bilang organ donor. Para sa karagdagan impormasyon kaugnay sa human organ donation, maaaring magtungo sa Diagnostic Building ng NKTI sa ika-4 na palapag ng kanilang gusali. Noel Talakay para sa Bayan.